Ayan, ako ay magluluto ng giniling. So, dapat talaga isang kutsang maigi ang sibuyas at bawang sa mantika para bumango. Habang nagigisa, ihanda ang giniling, syempre ang ating achwete. May katabi siyang achwete na binabad sa liya. Yan. Para maganda ang kulay niya, mapula. So, ito naman yung aking hiniwang patatas at carrots. Ginrind ko siya para pino, ayoko na magaspang. At ayan na nga, mabango na ang ating sibuyas bawang. At ready na para ilagay ang ating pork giniling na kalahating kilo yan, 180 ang bili ko. So, ayan na, tinambog na natin para ma-dissolve na siya at para maluto. Lutuin muna, isang kutsa muna yung sibuyas bawang giniling tapos saka lagyan ng achwete. Pero huwag nyo muna siyang hahaluin pag nilagyan ng achwete. Hayaan nyo muna kumulo. Kulong-kulo siya. So, ayan na at mapula na ang ating ginisa. Isang kutsang maigi para lutong-luto yung achwete at saka yung ating pork. Alam niyo naman, pagka tayo may edad na, hindi tayo dapat kumain ng mga matitigas na laman ng baboy. Kaya kailangan ay medyo palambuting maigi. At hayaan muna natin siyang masungkot siya at natumalab yung kanya mga sangkap pa. So ito na, lagyan natin ng konting toyo. At ang aking gamit ay dato puti toyo, konti lang. At huwag lang din magkalasa kasi mas pangit naman yung lasang toyo. Habang tayo nagluluto, shoutout nga pala sa ating mga members ng My BFF Family. At hindi ko na ko kayo iisa-isahin, pero alam niyo naman talagang very much thankful ako kasi lagi kayong nahandyan. Lagi kayong nahandyan sa aking pagla-live at dun sa iba pa natin mga kaibigan sa halos buong daigdig na rin. Marami kung saan-saan, may taga US, taga yan nga pala si Lynn Italy. Sana si Italy siya. Tsaka shout out to her husband Andrea and also to Miss Flor Delita, to 3K Brandy, tsaka sa iba pa nating mga kaibigan. Ganon din kay Miss Mila. At ayan na, kumukulo na ang maigi ang ating giniling na baboy. So after ng toyo, lagyan din naman natin ng konti lang naman na yung ketchup. Mahilig ako sa ganyan kasi nagbibigay din niya ng sarap, nagbibigay yan ng konting tamis tsaka konting anghang. So hayaan lang natin, tsaka alam niya na nakakapagpalapot din yan. So mia-mia lang, napakaganda na ng texture niyan. Ayan na, masarap ng kumain. Yung iba kasi naglalagay ng nilagang pugo. Yung pugo, itlog ng pugo. Tsaka yung itlog mismo, naglalaga tapos lalagay dyan. O, marami. Makulang pa nga ito eh. Wala pa nga itong siling pula kasi sobrang mahal ng siling pula ngayon. Kaya hindi ko na nilagyan. At ayan, amoy na amoy na ang kanyang kasarapan. Pwede na talagang kumain, ano? Pero ako kasi hinahayaan ko lang muna siyang medyo matuyo ng konti dyan para talad na talad ang lahat ng kanyang sangkap. Lagyan din ng konting paminta pala at saka konting bechin. Ayan na. At talaga namang gaganahan ka ng kumain pagka ito ay naaboy mo. So ayan na. Tinan nyo, medyo tuyo na siya ng konti. At gagawa ako ng konting omelette. Konti lang naman para makakain ako ng omelette na pork giniling. Ayan. Isa pa rin yan kaya ako gumagawa ng giniling. Marami siyang magagawang recipe. Bukod pa yung tortang giniling na soon. Nakita ko naman sa inyo, ayan ang aking omelette na giniling. Tara na, masarap kumain, di ba? Palaman sa tinapay, kahit ano klaseng tinapay. Sa mga tasty, katulad niya, meron akong tasty ito, pinalamang ko yan. So, lagyan nyo rin ng konting ketchup habang kinakain. Thank you very much. See you on my next vlog. Bye-bye.